tambahan upang kurihin at sabahin siya. Welcome po sa ating mga bisita sa ibang iglesia. Welcome po kayo dito sa church at talaga. Ang part ko po ay pakilala sa inyo ang mga worship leader natin sa mga oras na po. Pinangunahan po tayo sa ating paggamitan ng inyong lingkod, Sherlyn, Cayetano po. At ang nanguna po sa pagbukas ng pintuan ng langit sa pamagitan ng panalangin ay ang ating kasama at kaibigan na po, Leah Bernil. Kami po ay magmula sa MOP at masaya po kami na kami po ay nakarating at nakasama sa inyong programa ngayon. At sinundan po ito ng welcome remarks ni Brother John Pitos. And after that, would be the opening number or the musical offering rather to us by Leny Joyce Torres. At susundan po ito ng pansel ni Sibutang Ulat na pangungunahan ni Sister Irish Bulado. At tapos natin po ng aking kaibigan na si Director Mumar at promotional talk ni Elder Leonilo. At lesson review po ng aming kaibigan na si Mark Tenorio. And after that will be the closing song. Ayun po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa sa umaging ito. Nawa po ating bituon ang ating puso't isipan sa mga mensahe ng Panginoon para sa atin. Ganda ka rin. Bow to Jesus.
Magandang umaga po sa ating lahat. Bago ko magsimula sa aming part ng umaga, ako nga po pala ang testimony. Pero bago ko magtestimony, gusto ko pong magpakilala sa inyong lahat. Kami nga, ako nga, kasama po ang aking mga kaibigan, kami po ay galing sa AUB. So kami po ay student ng AUB. Ako po ay kumukuha ng Bachelor of Secondary Education Major in Math. At ako po ay third year student. At hindi lang po bilang isang estudyante, ako din po ay nagtatrabaho para po sa aking pong pag-aaral. Doon din po mismo sa logo ng AUB. Yung si Sherlyn po at si Leah, pareho po kami mga education, mga working students din po sila. Pareho po kami mga third year. So, yun. Ang gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ngayong umaga ay kung gaano po kaling kung gaano po kabuti ang ating pong Panginoon. Lalo hindi po sa ating pong buhay bilang mag-testimony po ngayon sa inyo ngayong umaga. Para po sa inyo pong kaalaman, ako po ay hindi po ay pinanganak sa isang Adventistang pamilya. So, ang aking pong family, ang aking pong buong family ay sila po lahat ay devoted Catholic member, Roman Catholic. So, since po ng 2000, ako po ay elementary hanggang bago mag high school, ang dami ko pong napasok na simbahan. Nanggaling na po sa Baptist, Born Again Christian, Iglesia ni Cristo. Doon po, hindi na rin po ang pinagandang doon. Mas, ang pinakuli ko pong pinasok na religion bago po ang mag-isip ng Adventist ay yung English version po na Iglesia ni Cristo. At yun po ang Church of Christ. Doon po yung sa place mo na. So, gusto na ako ibahagi sa inyo kung bakit pa rin napakabuti sa akin ng Panginoon. Kasi dahil po, sa kabila ko ng aking pong sabihin na po natin sa baroktad na daan na aking pong tinatahan, dinala niya po ako sa isang tuwid na daan. Dahil po, nung bago po ako maging 17 Adventist, decided na po ako na magpapabinyag ako doon sa tuwid religion ko po na pinasok. At yun po ang Church of Christ. Sabi ko po, meron po ako kaibigan ang sabay doon. Na, sabi ko, pag hindi na siya patong kaibigan ko during that araw na ang pagbibinyag, ay hindi rin ako sisimba para magpagbibinyag. So, hindi ko alam kung sinadya talaga ang Panginoon yun o ayaw din talaga ng kaibigan ko na magpagbibinyag. Pero, alam ko po na dati din ang Panginoon yun na mapunta ako sa 70 Adventist. So, sa madaling sabi po, ako po ay hindi sumimba para po magpagbibinyag sa Church ngayon. At kung kinasunod na sa pagpagbibinyag, ay meron, yung mga kaibigan ko pa yung mga 7th Day Adventist dahil meron pong isang pupuntun sa lugar namin na puro po 7th Day Adventist at kaibigan ko po yung mga anak nila. So, simula po ng pagkabata ko ay hinihigay na po sa 7th Day Adventist na makapagin po ng Vacation Bible School, Branch Bible School, mga ganong event. So, nahihigay po nila ako. At since 2010 po, bago po mag first year, high school, ay nagtuloy-tuloy na po kumasabihin sa 7th Day Adventist. So, since 2010 hanggang 2011, puro doctrinal po ang aral na ipinibigay ko sa akin. Ipinibigay po ako ng Bible study. At kapag-decide po ako na magpabinyag noong December 24, 2011. At sa kabutihan po ng Panginoon, hindi naman po ako tinutulan ng aking pong pamilya. Bagamat naging supportive pa po sila sa akin na ako po ay sumali po sa Seventh Day Adventist at ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon habang lumilipas po ang panahon ay ipinapakita niya sa aking pamilya na hindi po maling relihiyon ang aking pong pinasok dahil nakikita po nila na ako po ay nagbabago sa aking pong pag-uugali dahil ako po ay napakatigas ang ulo, masuwain sa aking pong magulang. Pero ang never ko pong ginawa ay yung sumagot po sa aking magulang na ang pataliwas. So, yun.
Sabihin na po natin na ako po ay naging Adventist na itong pag-graduate ko po ng high school. Hindi ko po alam na kung saan po ako pupulutin pagkatapos ko po ng high school dahil sa kalagayan po ng aming pamilya, alam ko po na hindi po nila ako kayang ipadala sa ibang school. Hindi pa po uso nun yung libreng state universities. Wala pa po nun nung ako po ay graduate. So, hinikayat po ako nung churchmate ko na mag-aral daw po ako sa AUP bilang working student at hindi naman po ako nag-alinlangan na pumasok. Nung habang ako po ay nag-e-enroll papunta po sa AUP, ay napakarami pong pagsubok ang aking po napagdaanan. Unang-una po sa lahat, ako po ay naligaw papunta pong AUP dahil first time ko pong pumunta doon, ako lamang po ang mag-isa. At yung aking pong budget ay sakto lamang po sa pamasahe at pang-enroll. Simula po nung simula, nang bago pa ako pumasok sa AUP ay napakarami pong kaputihan na po agad na ginawa sa akin ng Panginoon. Kagaya po ng meron po isang tao na ginamit ng Panginoon para po magbayad sa aking entrance exam. Kasi kahit po work and student ay kailangan po meron pong maipondo sa aming pong account na at least 2,000 pesos. So wala din po kami kapera pero noon, tagira po talaga kami nung mga panahon na yon. At nung kinabukasan po, sa akin pong pananalangin nung gabing yon, ay biglang tumawag po sa akin yung elder po ng aming pong church. Sabi niya po, pumunta ka dun sa kapatid natin dyan sa malapit lang sa AUP. Kunin mo yung 2,000 pesos para meron kang maipang down dyan sa AUP para makapasok ka as working student. At yun nga po, sa madaling sabi, sa paikli na lang po natin, ako po ay nakapasok na. At habang po lumilipas ang panahon, kahit hindi po halata, yung iba po, minsan akala nila ako ay first year din, pero hindi po ako first year, 5 taon na po ako sa AUP, para po sa inyo pong magkaalaman. Nung pumasok po ako sa AUP ay 17 years old, ngayon po ay 22 years old na po ako. So, 5 years na po ako sa AUP at sa awa po ng Panginoon at sa tulong ng Panginoon, ako po ay third year student na, malapit na po mag fourth year at pagkatapos po noon ay internship at ang aking pong pinakamimiti ay yung makagraduate po ng college. At hindi lamang po basta-basta college dahil yun po ay isang autonomous university. Ang AUP po ay isang autonomous, ay nasa autonomous status. So, ipinapagmalaki ko po yun dahil napakabuti po sa akin ng Panginoon. Hindi po kagaya nung aking mga kapatid. Dahil yung mga kapatid ko po na nauna sa akin ay puro high school graduate lamang po. So pagkatapos po nila makatapos ng high school, nagtrabaho na po agad sila. Tapos, yung dalawa ko pong kapatid na mas matanda ay may mga pare-pareho na pong pamilya. Yung kuya ko po na isa ay nagtatrabaho na lang. Tapos, yung mga kapatid ko pong lalaki ay may mga bisyo lahat. Dahil po sa kabuti niya ng Panginoon, hindi niya po ako hinayaan na matulad po dun sa mga kapatid ko na pariwara. Tapos, bagamat naaawa po ako sa kanila kasi alam ko po na kung wala po tayong Panginoon sa ating pong buhay, ay napakawala po talaga natin pag-asa sa mundong ito. Kumbaga, ang alam lang po natin, tayo po ay kumakain, nabubuhay lamang po ng para po sa ating mga sarili. Hindi po hinayaan ng Panginoon na maging ganoon po ang aking kalagayan kung kaya't dahil po sa plano at sa direksyon ng Panginoon, kung kaya nandito po ako sa inyo pong harapan ngayon, nagsasalita, nagbabahagi po ng aking karanasan at sa kabutihan po ng Panginoon sa aking pong buhay. At alam ko po na hindi lamang po sa akin nagpaparamdam ng o nagpaparanas ng kabutihan ng ating Panginoon, ngunit sa bawat isa po din sa inyo na narito sa ating pong bahay-sambahan. At dahil po sa kabutihan ng Panginoon, kaya po tayo nagkikita-kita tuwing araw ng midweek, vesper, at lalo tigit po ang araw ng sabat na ibinigay po sa atin po ng Panginoon. Nawa po sa atin pong patuloy na pamumuhay sa mundong ito, bagamat tayo po ay nagkakaroon ng kalituhan sa atin pong buhay, minsan tayo po ay nagkakaroon ng panghihina sa atin pong buhay. Kung tayo lamang po ay palaging lalapit sa atin pong Panginoon, na alam ko po na palagi po natin ginagawa, ay patuloy po natin isa buhay, ang isang Kristiyanong pamumuhay, nang sa gayon po ay
tayo pong lahat ay magkita-kita po sa langit po na bayan. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at magandang umaga po at happy Sabbath. Happy Sabbath po mga kapatid. Ang ating pong pansanlibotang ulat ay pinamagatang takot magtanim. Bakit po kaya ang pamagat ay takot magtanim? Ito po ang kompo ni Hugo Sanz ng Paraguay. Si Hugo Sanz po ay inuutusan ng pastor na magtayo po ng iglesia. Ngunit po siya po ay natatakot na magtayo ng iglesia. Wala po siyang lakas ng loob para magtayo. Ngayon po, nang kinausap po siya ng pastor at habang ang araw po ay lumilipas, nakukonsensya po siya dahil hindi niya tinanggap yung pakiusap ng pastor. Habang siya po ay natutulog, may mga ginagawa araw-araw, may kumukonsensya po sa kanya na ang sabi po, dapat po ay magturo po, ipakalat ang salita ng Diyos. Ang sabi po niya sa isang pastor, natatakot siya dahil po sa loob po ng iglesia, kaya niyang maglingkod, pero sa labas daw po, sa labas at makihalubilo sa ibang tao, hindi niya po ito kayang gawin. Ngunit po, sa tulong ng kanyang asawa, kinausap po niya ang kanyang asawa na ang sabi, dahil ang asawa niya po ay nagtatrabaho sa ADRA, or Adventist Development and Relief Agency. Di po ba yung mga nagtatrabaho sa ADRA, sanay pong makihalubilo sa hindi po natin kapananampalataya. Kinausap niya po ngayon ang kanyang asawa at pumayag po ang kanyang asawa na tulungan siyang mangaral. At ang pupuntahan po nilang lugar ay hindi po kalayuan sa kanilang bahay para pong kalaanan, tapos pesa naman po yung kanilang pupuntahan. Ngayon po, habang siya po ay tinulungan po siya ng kanyang asawa na mangaral, ang una po nilang ginawa, hindi muna tungkol sa salita ng Diyos. Kumbaga po, nag-rent sila ng isang gusali at ang ginawa po muna nila ay mag-seminar tungkol po sa pagluluto, pagluluto ng mga pagkaing pampalusog at yung pong may mga bisyo, ano po yung mga naidudulot sa ating katawan. At simula po noon, marami na pong uma-attend araw-araw. Ngayon po, may isa po tayong kapatid na tumulong sa kanila para mas madaling ipakalat ang salita ng Diyos. Yung pong kapatid natin na to ay gumawa po ng Facebook page na nagpapaskil po ng mga larawan na ginagawa po ni Hans Hugo, ni Hugo Sanz. Ipinaskil niya po to. Di ba ngayon, kung gusto mong mabilis na kumalat ang balita, ikaw nyo lang po sa Facebook, madali pong kakalat yan. Para po siyang hangin na, isang hangin lang na ganyan, kalat na sa lahat. At ayun po, at gumawa po sila sa Adventist Church Hope Channel na nagbibigay po ng mga patalastas. Di po ba dito sa atin, meron din po. Kung meron po tayong, sa TV po, nakikita na rin natin to, yung may mga channel po sa Hope Channel. Ngayon po, paglipas po ng taong 2015, nagsimula na po silang magdaos ng regular na pagpupulong po tuwing Sabado. Ngayon po, yung pagdaraos nila ng pagpupulong, ito po ay pinamagatan nilang isang araw na malayo sa sanlibutan. Lahat po ng mga kaibigan nila doon ay uma-attend po. Sila po ay nagkakantahan at nagsimula na silang mag-aral ng salita ng Diyos. Habang sila po ay nag-aaral, tuwing Sabat, marami pong naiinganyong makinig sa kanila. At kaya lang po, habang tumatagal na po ang kanilang gawain, meron pong hindi magandang nangyari sa kanilang gusali na nirerentahan. At taong pong 2016, nang marami na pong mga kapatid natin o marami na silang naiinganyo, nagkaroon po ng nakawan dun sa gusali na kanilang nirerentahan. Andiyan pong ninakaw lahat ng upuan, lamesa, yung mga gamit po sa electronics, at binasag-basag po ang mga salamin. Kaya po, nang taong din pong iyon, nanawagan po ang
taga Paraguay po na ibigay po natin ang 13th Sabadong Handog. Sa kanila po iyon napunta. At nang napagsama-sama po ang handog na iyon, nagtayo po sila ng panibagong iglesia. At noong taong 2018 na po, dire-diretso na po at nagkaroon na po sila ng sariling iglesia sa tulong po ng ating mga handog. At pahiwatig po ng pangmisyon, ang Paraguay po ay mayroong 61 iglesia, 95 na company at 12,500 na miyembro. Sa populasyong 31,838. So doon po, bawat 544 po na tao doon, isa po ang Adventista. At ang kauna-unahang manggagawang Adventistang dumalaw sa Paraguay ay si Lionel Brooking, isang kulkultor na nagbenta ng mga libro sa Grand Chaco sa Paraguay noong 1892. Noong Agosto 1990, dumating si Snyder at ang kanyang asawa mula sa United States. Iniulat ng mga Adventistang kulkultor na isang aliman sa Colonial National sa Paraguay ang tumanggap ng mga aral ng Adventista sa pamagitan ng pagbabasa ng babasahing aliman na ipinadala sa kanila ng kanilang mga kapatid. So, kaya po, ito po ang ating pansanlibotang ulat. Maraming salamat. Magandang umaga po mga kapatid at happy Sabbath. At purihin po ang Panginoon sapagkat sa araw po na ito ay pinahintulot niyang tayong lahat ay malakas at may buhay at ngayon po ay narito upang magpuri sa ating Panginoon. At isang kagalakan din pong makitang marami po tayong panauhin galing sa iba't ibang lugar. Isang malaking pagpapala po, lalo po at meron din tayong galing ng AUP. At makapagbabahagi po ng iba't ibang mga karanasan at mga patotoo ng kabutihan ng ating Panginoon. At nais ko pong dagdagan po yung magiging pagpapala sa atin ng Panginoon na sana meron pong tumangkilik sapagkat nung nag-meeting po kami nung Sabado, meron pong panukala ang ating distrito na may camping po tayo sapagkat ito naman po ay matagal na pong ibinabalita at ito po ay mangyayari na po sa Lunes. 15, 16, 17 po ito dyan po sa Salabusog. At ang ating pong maging speaker doon ay si Pastor Francisco. At meron pa pong isang camping. Ito naman po ay gaganapin sa Claa. Ito po ay date 24-28. At dito po ay may share po ang lahat at ang iglesia po ng Kalaanan isa po sa magsi-share doon sa parang registration po ito. Kaya doon po ay hindi po bibilangin kung ilan ang pupunta. Ang importante po, lahat ng may gusto ay po pwede na pong pumunta. Basta maibigay lang po yung share po ng Kalaanan. Ito naman po, maski pumunta tayo hindi, obligado po yung share po ng Kalaanan doon. Kaya sana po tangkilikin po natin ito. At lalo pong makapagpalakas ng ating pananampalataya sapagkat mga pastor po ang na mga mahuhusay magsipagsalita ang magsisipagsalita po roon. Kaya nag-usap nga po kami ni Pastor Dasoy, pisikapin din daw po niyang matapos ka agad yung kanyang pag-iispikiran sa Castaneda upang makarating po siya. Yun lang po siguro ang maibabahagi ko at magandang umaga po sa inyong lahat at happy Sabbath. At ang fellowship nga po pala natin sa 20, diyan po sa Tamali. Napag-usapan po namin to ni Pastor Paren
nung Sabado, may nakapagsabing araw pong hindi matutuloy, pero sabi ko naman po, narinig ko po kakong iyan ay matutuloy nung Sabado, sapagkat Sister Molina ay kasama namin sa pagsamba. Kaya dinig ko po kako, bagamat walang speaker, mukhang kayo po at ako, Pastor Pare, ng maging speaker. Kaya pupunta po tayong lahat sa Sabado sa tamali. Doon po tayo sisimba. Happy Sabbath po.